ayan guys, oh. Inadobo ko na yung mani. Kaadobo ko lang. Ang init talaga sa likod. Ngayon, inihanda ko yung aking paglalagyan. Kumbaga, pinapalamig ko lang. Tapos, ilalagay ko dito sa container. Para may maunti-unti tayong ginungot-ngot. Kapag wala tayong ginagawa. Peanut. Ba't kaya adobong mani ang tawag dito? No? Yung ginisa. Tapos, nilagyan ko din ng bawang. Mainit pa. So, palalamigin muna natin bago natin ilagay sa container. Okay na na ganito yung ginangat-ngat natin kaysa chips. At saka si Asher din. Sabi ko, iwasan ang chips. Madalas pinagbibigyan ko siya, pero talagang inaanuhan ko na huwag kumain ng chips kasi inuubo. Pag nasobrahan siya ng chips, nilalagnat. Ganun nangyari sa kanya. Halimbawa, nakadalawang pakete siya ng chips. Lalo yung cheese balls, nako, lalagnatin yan. Maanuhan mo na lang may lagnat na dahil sa pagkain niya ng chips. Kaya mas okay na ganito. Tapos yung prawn din, okay lang din yung prawn at saka minsan popcorn. Sa akin mas okay na yun yung tinatambak ko na pagkain dito na kapag gusto ni Asher na may kutkutin habang nanonood. Ito yung ibibigay ko sa kanya. Sa amin ba? At dahil may pasok na bukas, nandito kami sa barbershop para ipatrim yung buhok ni Asher. Kasi tingnan yung itsura niya, oh. Ang haba. Haba ng buhok. Shh. Just sit only and listen to Dada. Don't make our sound. He's doing it slowly. Arati, ay. What do you want? Mommy will cut trim your hairs. You like last time? Yes. Kinalbuk ko yan last time. Ginamit ko yung razor namin sa bahay. Look down. Parang ipinagaya niya yung parang gupit ni Ash. Just close your eyes. Close your eyes. They will cut your skin. Hi guys! O yan, nandito na kami sa bahay. At umalis ulit si Asis. At pupunta daw siya ng sawrahang. May ihahatid siya. So sa hapon, lalo kapag yung oras na ng saingan, at nagkataon na ito ay hindi tulog, at ayaw niyang magpaiwan sa kanyang upuan, ganito ang ginagawa ko. Ginagamitan ko siya ng carrier, sinasama ko siya, hanggang sa makatulog. Pag nakatulog siya, itra-transfer ko siya sa duyan. Ganun yung ginagawa ko minsan. Kaya yan, ayaw pa niyang matulog. So, kasama ko siya para magsaing. So, kuha muna tayo ng aking bigas. Ay! Wala nang laman yung aming lagayan. Kailangan kong mag-transfer ulit. So, ang sinasaing ko, isa't kalahating ganito. Yan. Kasama ang aso, kasama si Aidan, minsan kasama manok. Tayo sa ating hindi ko alam kung anong oras uuwi si Asis, pero sabi niya gagabihin daw siya.
Ay, ayaw na yun. At ayaw niya nang naiikit. Madalas ganito ang routine ko sa hapon. Lalo kapag, kasi ang alas 6 dito, madilim na. Kaya alas 5 pa lang, ayan, nagsimula na ako magtaking. Ay, finish na, finish. Ay, nako, ayaw niya na. Ang bango pala bulaklak nito, guys. Para siyang ilang-ilang. Ito, oh. He comes from there, yes? Yeah. Ang bango ng amoy niya. Naglalakad kami ni Asher. Maraming ganito dun sa dinadaanan namin. Ngayon, naamoy ko, ang bango para talaga siyang ilang-ilang. Para siyang sampagita pala. Parang sampagita. Tapos ito yung dinadampot nila. Yes, dinadampot nila. Ano, pinapang puja. Ang bango. Eh sabi ko, ang bango pala nito. Akala ko dati damo lang yan na tumubo, halaman, bulaklak pala. Don't touch ako. Ama is using that one for ano? For puja puja. Ang bango niya. Ang dami nito sa dinadaanan namin pag naglalakad kami. Yeah, it smell good. Mami, look. Look at me. Mami. Mami. Oy. Look at me. Smell good. You go get little ball. You put this one in a little ball so that it can give smell inside the house. Oh, motorcycle. Lalakad kami nila Asher. Nakasalubong namin yung basura. Kami bumalik. Para sabihan dito na parating yung truck ng basura. Tapos yung prinipera namin yung basura namin doon. Para pag ano niya dito, isang bigayan na lang. Buti nga ngayon, nag-improve yung truck ng basura dito dati. Isang beses sa isang buwan, wala pa. Hindi pa napunta sa isang buwan, hindi rin nadalaw. Natatambakan kami dati ng basura. At least ngayon, meron na sa isang buwan, dalawang beses. Every 2 weeks sila napunta. Kaya may yun, nakikita nyo na number doon sa may pader doon, may sulat yan, sa basura yan. Ay. Nandun na sa may tindahan. Nag-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Asher, ano? Nagmadali tuloy kami ng uwi. So, ayan guys, katatapos ko lang maglinis at ako naman ay magluluto. Magpreprito ulit ako ng pampano kasi pupunta daw si Julie. Sabi niya, dapat kasama si Anessa. Kaya lang si Anessa, sabi niya, pas muna, tinatamad o lumabas. At yung tira naming ulam kagabi, Carabao meat, may natira. So, ito ang magiging partner nung isda natin. Yan. So, wala namang problema kay Julie kahit leftover yan kagabi. Kakain yan. Si Julie naman ay parang kapatid ko na yan. Kaya hindi naman yun maselan sa pagkain. Kaya ako magpriprito nito kasi sabi ni Anessa pupunta siya. Yun yung usapan kahapon nung tumawag. Ngayon tinatamad na siyang lumabas at makulimlim nga ang panahon at inaantok daw at ang sarap daw matulog. So, iinit ko lang to. Yan. Tapos, magpreprito na tayo habang si Tonton ay natutulog. Maaga kong pinaliguan si Tonton. Isinunod ko kay Asher. Ayan, nakatulog siya. Kaya, nakatapos ako. Thank you, Lord. At nakatapos ako sa aking mga gawain. Yan, luto-luto muna ako, guys. Ulam natin for today. Ready ko na ang aming food. Yan. Yung ating fish. O, diba? At syempre, nagluto ako ng chicharon. Partner. At ang cucumber natin. And syempre, rice. Antayin lang natin si Julie at saka si Asis.
Kasi busy pa si Asis na mamasada. Pero kapag luto na ako, ready to eat na tayo, guys. So ayan, upo-upo na ako. Habang nag-aantay sa kanila na parating. At yun, itong kabila namin, pinsan ni Asis, may bisita sila. Bali, parang kakilaya-laya yata ng asawa niya, taga-Ilam. Nandito sila kaninang umaga dito sa bahay. Isip ko, ginawa na nilang tourist spot ang bahay ko. Pasok, tingin lahat, pasok sa kwarto, pasok dito sa kabilang kwarto, tingin, like, alam mo yung parang museum na pumasok ka, tingin, ang mata, ganyan, pati CR, pinasok, pati kusina, sa likod pumasok, eh nandun kami sa kusina nila Tonton, kasi dun kami nagkape. Sabi ko kay Asis, dito tayo magkape kasi hindi na siya mainit. Malamig na dito, guys. Sa gabi, malamig na. Okay na. Sa pag ganito, lalo't makulimlim ang panahon, hindi na kami gumagamit ng electric fan kasi medyo malamig na rin yung hangin. Di, nandun nga kami. Nandito kami sa kusina, nagkakape. Kasi sabi ko, may pasok ka na Asher. Kasi may pasok na si Asher ngayon. Start nga ng pasok ni Asher eh. Nandiyan sila lahat, nilibot na nila lahat, pati microwave oven, kung ano daw to, kung ano daw yung microwave oven na yan. Sabi ni Asis, microwave oven, na pwedeng ano, pwedeng magluto ng tinapay doon, pwedeng mag-grill. Inexplain ni Asis kung ano yan, pwedeng mag-grill ng meat, pwedeng magluto ng ulam, ganun ba. Tapos, ganyan na, yung parang nagano sila na iba yung style ng bahay, ganyan. Tapos yung laundry nga, tapos yung CR, may extension. Ay, sabi ko, nahihiya ako kasi kanina umaga ang kalat pa ng bahay namin, hindi pa ako nakapaglinis. Yung bed namin, sinalansan ko lang yung mga unan kasi nga ipinatong ko doon yung swing ni Tonton. Tapos dito sa kwarto ni Asis, kalat-kalat pa yung stroller, yung chair. Sabi ko kay Asis, pinapasok mo sila, nagtingin-tingin sa loob ng bahay, ang kalat ng bahay natin. Sabi ko nga, nahiya nga ako. Sabi ko, hayaan mo sila, gusto nila makita yung style ng bahay. Sabi kasi nung bayaw ni Asis, kakaiba daw yung style ng bahay nga namin. Sabi niya, hindi daw kagaya nung sa kanila o sa mga ibang bahay dito sa village na may hallway. Sabi niya, puntahan nyo, tingnan nyo iba yung itsura ng bahay. Kasi muno itong bayaw ni Asis. Ito si Bella. Kasi muno eh. Ngayon, inihatid ni Asis sila. Pauwi na daw sila ng Ilam. Inihatid ni Asis sa Chainpur. Nahiya ako kasi kalat pa ng bahay kanina. Lahat. Tingin, ganyan. Eh, nahiya ako kasi naglinis nga ako ng bahay, guys. Ang electric pan namin ang nakalimutan ko. Ang alikabok ng electric pan. Bukas ko yan gagawin kasi nakapaglinis na ako eh. Sobrang alikabok eh. Sobrang ang alikabok talaga. Nahiya talaga ako eh. Ay, so ayan guys. So habang nag-aantay ako sa kanila, i-end ko na rin ang aking video. Naka-ready na talaga. Thank you again for watching everyone. And see you in our next vlog. Bye and God bless us all.